Hi guys, welcome to my channel. Bali, eto guys, while naka-stay sila ma'am nung nakaraan, Saturday yata yun guys, o Sunday, ang lakas kasi ng ulan, then tumagos dun yung tubig sa may hagdanan banda. Eto kasi guys, yung problema dito sa kay Lumina, yung sa mga bintana, i-check nyo yung mga awang niya sa mga gilid, walang mga sealant. Syempre kung dito yung punta ng ulan, pasok talaga. So ayan, hindi rin kami makapaglagay kasi nga panay ang ulan. So ngayon lang, habang maaga pa at medyo maaraw-araw, sabi ko kay Ray, lagyan na. So ayun guys, kung may problema naman yung unit, pwede nyo naman kaming sabihan ng maayos lang. So pupuntahan na lang din namin. Tapos guys, yung mga ano dito, kasi dito kami sa kabilang side, nagtambak muna ng mga tawag dito, mga kahoy, mga pinaggamitan namin. So pinahakot na namin, dinonate na lang namin dun sa Guardians na kakilala ko, kasi kailangan daw nila. So donate ko na lang sa kanila. Eh, wala rin naman kayong paggagamitan. So ayun, ma'am, thank you daw po dun sa mga kahoy tsaka sa mga tiles na pwede pa nilang gamitin. Parang gagawin nilang kubo-kubo, parang ganun po. So bali, ito na lang po yung natira. Pwede na po siguro itong ipahakot na lang sa truck ng basura pag dumating na. So guys, isa rin sa concern ni ma'am, kasi ito, may flashing naman na siya. Kaso yun nga, dun mo lang talaga malalaman yung mga leaks pag umulan ng malakas. So dodoblihan natin siya, wala namang problema eh. So ayun, sinabi lang sa akin ni ma'am, nag-send siya ng picture. So doon na kami mag-a-apply ng waterproofing. So silicone sealan na lang tsaka Vulcaseal. So guys, explain ko lang. Ganto kasi 'yon. Dito 'yan guys sa may bintana. Dito umagos 'yung tubig tsaka dito sa gilid. Dito naman sa side na 'to sa flashing. Tapos 'yung dito sa side na 'to, guys, sa may bintana. So bali guys, pumasok kami ulit dito sa room nila, ma'am. So wala naman kami nakitang mga tagas-tagas o tubig-tubig. So okay naman siya. Wala naman. So guys, bali chinek din namin yung kwarto dito sa taas. Wala naman mga basa. Kasi parang mga 4 days na siya umuulan. Tuwing mga 1 PM hanggang pahapon na. So ito guys, sabihin ko lang sa inyo kung saan yung nag-leak sa may bintana. Explain ko lang. Ganito kasi yun guys. Yung iba dito sa mga bintana ni Lumina, walang mga nakalagay na silicone sealant dito. Kaya minsan, pansinin nyo, ang laki ng awang dito. So kung yun, hindi mo nalagyan ng silicone sealant at ang ulan papunta dito, ang tendency, papasok talaga dito sa loob. Dito, papasok yan guys. So guys, dyan papasok ang tubig. Sa bahay ko, dun sa pastry, wala kami katalikuran. Kaya pag ang ulan dun sa likod manggagaling, pasok talaga. Aago siya dito, lalo pag may bagyo. So ang ginawa ni Ray, nilagyan niya ng silicone doon sa may labas, nilagyan niya rin dito. Kaya sealed talaga siya. Ngayon, wala nang pumapasok na tubig. So ayun guys, hindi ko alam kung siguro while ginagawa nila yung mga bahay natin, yung pagkabit nila ng mga bintana, nakalimutan nilang lagyan ng silicone. Kasi yung iba meron naman, pero pansinin niyo yung ibang unit, ang lalaki ng mga awang. Ang lalaki ng mga awang. So yun guys, minsan yun ang mga possible leaks. So guys, dito sa CR, wala naman nga siyang bakat o
ulo. Bubakas ng ulan. Wala naman siya, guys. Okay siya, malinis. Dito naman sa kitchen, wala rin ako nakita. Kasi kung meron, pwede namin matapakan. Pwede namin matapakan, di ba? So, wala naman ako nakita. Wala rin naman akong na... Dito, guys, check natin. Yan. Wala naman ako, guys, na tatapakan. So, guys, pag yung ganito yung bintana natin, ha, i-secured natin ng silicone sealant pag may nakita tayong mga awang kasi possible talaga papasokan ng tubig. Pero dito naman sa side na to kasi may bubong naman, extension naman to, so okay lang. So, guys, ayan. Huwag nyo nang panghinayangan yung gagastusin nyo sa tiles kung panglalagay nyo sa back extension, sa kitchen area. Kasi malaking tulong to, guys. Kasi kung pintura yung ilalagay natin, tapos pinasukan siya ng tubig, magbabubbles, then matutuklap yung pintura. So, pa another gastos. So, bale, ito guys, alagyan pa namin to ng grout. Andito na siya, andito na yung grout. So, ayan, ilalagay na natin. Ayan yung grout na kulay blue. So guys, ito na yung unit nila, ma'am, kasi unti-unti nalalagyan na nila ng gamit. So ang ganda rin yung kanilang decoration, 'di ba? Bumagay dito sa bahay. So guys, meron pa kami mga natirang konti na lang naman na gagawin. Yun nga, additional yung hindi mas additional payment ah. Yun nga, yung mga concern ni ma'am na may tagas. So, nilagyan na lang din namin ng sealant. Then, kung halimbawa may possible leaks ulit, syempre, paunti naman na ng paunti yan. Lalagyan na lang natin ulit. So, magkakabit kami ng stopper dito kasi ayan siya guys. So, kaya siguro nilagay din dito nila sir tong ano, bote. Ay, itong galon. Kasi nga, tumatama siya dito, guys. So, ayan. Sayang naman yung blinds kung masira. So, lagyan natin siya ng stopper. Then, alam ko itong pintuan, umaabot din siya dito. Kaya, ayan, may bakat. So, maganda rin, guys, kung may stopper. Ayan. So, kaso, mahirap lang talaga magbutas ng tiles, tapos nakatiles sa adhesive na din. So, tingnan natin. Guys, share ko lang once na nakatagpo kayo ng maayos, matino, mabait na contractor, after magawa ng unit nyo, advice ko to lang sa sarili ko lang tong opinion, guys, better maging mabait din tayo sa kanila. Maging mabait din tayo sa ating mga contractor na gumawa ng ating bahay. Kasi, eto guys, direct to the point. Siyempre kung mabait si client, tapos nagkaroon ng problema yung unit, madali lang magsabi, di ba, na, sir, ganito, ganyan, pakitingnan naman yung unit, kasi ganito may problema. Kami guys, pag maayos yung customer, nahihiya kami, hindi namin puntahan eh. Kasi, unang-una, maganda yung pakitungo sa amin, di ba? So, ayun guys, share ko lang kasi syempre kami ginaganahan din kami pag mabait yung kliyente namin, syempre, 'di ba? Kahit hindi na nga kami bayaran dun sa mga pakisuyo eh. Basta mabait lang kaming at maayos kaming i-approach, walang problema. So, ayan guys, tulad niyan, 'di ba? Tumagas yun dito. Ayan guys. Ang usually guys, ang tagas sa mga slab yan sa extension eh. So, dito tumagas guys sa may bintana. Yung iba kasi guys, ito sasabihin ko sa inyo ah. Yung iba kasi guys, galit agad eh. Oh, may tulog, ganito ganyan. Oh, may ganito ganyan. Diba? Approach natin maayos yung gumawa ng bahay natin. Kasi, sila alam na nila yan eh. Kung paano nila didiskartehan, paano gagawa ng remedya, diba? So, ayun, sinabi sa akin ni ma'am na ganyan, tumulong ah. Nag-send siya sa akin ng picture.
So ayan, ang problema dito sa bintana ni Lumina, sa bubong ni Lumina, sa flashing. So sabi kasi guys, pag kayo nagpagawa sa amin, package na, kasama na yung bubong. Nire-repair-repair na namin yan, nilalagyan na namin ng mga vulcasil, ng mga sealant. So ito lang yung nakaligtaan, kasi hindi mo talaga malalaman yan ng problema pag walang ulan. At kung hindi dito ang tama. So ayun guys, advice ko lang. Kahit kanino kayo magpagawa tapos maayos ang gawa sa bahay nyo, matinong kausap, itrato nyo ng maayos. Para pag may problema, madali nyo silang malalapitan. Hindi kayo paghihindian kasi syempre ganun lang naman talaga yung law of nature eh, di ba? Kung mabait ka sa kapwa mo, mabait din yung babalik sa'yo, di ba? So ayun guys, sa mga unit na hawak namin, hindi lang naman isa, dalawa, halos lahat may problema. Lalo na pagdating sa mga tagas-tagas. Kasi naka-isla, prone talaga po yan sa tagas. Kasi sisip-sip ng ano yan eh, ng tubig. Kaya kung may problema guys, PM lang, usap lang ng maayos, okay na. Diba? Aayusin natin yan. Lahat naman may solusyon eh. Tapos guys, share ko lang. Ang laki ng tiwala sa amin ng may-ari dito kasi tulad niyan, ang dami na nilang gamit dito. May mga alaman na yung mga cabinet nila, dito may mga gamit nilang iba. So ako sa totoo lang ayoko nang pumasok sa isang unit pag may mga personal na silang gamit. Kaso may mga kailangan pa kasi kaming ayusin. Sa mga may mga pahabol pa silang pa-install. So no choice. Papasok pa rin kami dito. So, pero okay lang kasi ano naman kami. Mabait naman kami, guys. Hindi naman kami ano. So, kung ano nila 'yan iniwan, ganun pa rin nila 'yung madadatnan. So, ayun. Kasi minsan pag may nakatira na o may mga gamit na hindi na ako nakakapag-vlog, lalo na dun sa ibang unit na nagpagawa sa amin na nakatira na sila, hindi na ako nag-vlog sa unit nila kasi nahihiya ako. So dito, may ano naman ni ma'am, abiso, ayos lang. So kung paano nila to iniwan, nung umalis sila nung Linggo yata, Lunes, ewan ko. Ganyan pa nila na madadapnan. So ayan guys, ang ganda-ganda ng bahay nila. Guys, yung sa islab nila, tawag dito, puno ng waterproofing yon. Pero hindi natin sure kung hanggang kailan tatagal. Kaya kailangan natin yan i-maintain na. So, pag alam natin mga 6 months, 1 year na, kailangan patukan natin ulit. Kasi, syempre, sa sikat ng araw, sa ulan, sa ano natin, sa temperature natin, di ba, medyo naluluto rin kasi yan eh. So ayun, yun lang naman yung mga agapan natin. Okay naman siya, wala akong mga nakitang mga bumakat o mga tumulo. So okay lang siya guys. So yung hagdanan, wala, hindi ako dyan guys nagpunas o wala akong ginawa dyan. So naabutan namin siya ganito. Bali guys, ang ilalagay pala ni Ray yung para sa bidet. So, bumili pala sila sir ng ang tawag dun guys, hook o lalagyan ng bidet mismo, sa bitan ng bidet. So, ayan, ito sa mga ibang pahabol nila. So, install na lang natin. So,
So, bali guys, ayan, na-install na ni Ray yung pahabol nila ma'am na pinaka-hook nito, pinaka-lalagyan ng bidet. So, okay na siya. So, ayan guys, yung mga ganyang pahabol. Wala naman na kaming ano dyan. So, ayan lang yung mga pakiusap nila ma'am tsaka ni sir. So, nilagay na lang din namin. Ako guys, ako na nagsasabi sa inyo kung makikilala nyo yung asawa ko, mabait yan. Ako. Kahit maliit na pabor lang hingin nyo dyan, minsan hindi na yan nagpapabayad. Lalo na pag nakausap nyo na yan, nakilala nyo na. So sa amin guys, yung mga ganyang mga pabor na madali lang naman, kahit medyo mahirap, okay lang yan, sige. Guys, di ba? Hindi ko to na-try dati, pero ayun siya. Okay siya, guys, di ba? So, bali guys, tapos na ni Ray ilagay yung stopper. Ayan. Ayan siya, guys. Mas okay na yung ganito guys, yung dito sa floor siya o sa tile siya nakalagay kesa dito sa my door. Sa akin lang, opinion ko lang yun guys ah. Ayan. So ayan guys, may natalsikan lang ng konting ano doon, alikabok dahil sa pagbarena tapos pinunasan. So i-retouch lang natin. So guys, testing natin. Ayan. Ayan siya guys. So, ayan. Hindi na siya abot dito. Ayan guys. Ayan. So, ayan guys, kung mapapalagay kayo ng stopper, pwede naman. So, para hindi nababaldog yung pintuan, tsaka hindi rin to nababaldog kasi may tendency yung mga makina nito sa loob mag-loose. Kaya maganda rin na hindi binabagsak yung pinto. Bali guys, ito pa yung isa sa mga pahabol namin na ginagawa dito. Ito kasi guys, hindi pa nila nahanapan ng blue na grout. So, nung Sunday, Saturday pa lang nila nabili. So, ayun nga, nagalagay din kami ng grout dito. Kasi guys, wala pa siyang grout eh. So, yung grout na blue is medyo mahirap hanapin. So, kasi hindi naman siya ganong nagagamit. So, ayan, medyo naghalap pa sila ma'am tsaka si sir. So, ayan, lalagyan pa natin siya ng grout. Ayan. So, ayun guys, yung mga pahapol naman, pwede naman namin gawin yan. So, wait muna natin siyang mag-dry, tapos pupunasan natin siya para mawala yung mga, yung pag naglagay kayo guys ng grout, huwag nyo nang patagalin, huwag nyo nang patigasin ng gusto kasi mahihirapan na kayong magtanggal niyan. So, pwede nyo na siyang tanggalin pa unti-unti. So, ayan siya guys. Nag-alagay na si Ray ng grout. Mas maganda kasi guys, naka-grout eh. Para hindi pumasok dyan yung mga dumi na magkukos ng mga bakterya, mga ganon. So, baka pasok hindi ng mga langgam, insekto. So, mas maganda talaga, naka-grout siya. Naka-sealed talaga siya.
So guys, madali naman siyang linisin. Basta huwag mo lang siyang patagalin. Punasan mo siya agad. So bali guys, ayan. Nililinisan na siya agad ni Ray. Ayan. Ang panglinis niya is foam lang. Parang sponge. Ayan na siya guys. Huwag niyo siyang papatagalin guys yung grout. Pupunasan niyo siya agad. Kasi pag natuyo, mahirap na siyang tanggalin. So baka pag-mark na siya din sa tiles. Ayan o. Nililinisan na siya. So ito rin.